Dahil ang nanay ko ay isang OFW nung araw, my advocacy actually is to help OFW na mga inaapi ng kanilang employers. Kasi ang OFW ay tao, nasasaktan at nahihirapan, at syempre kailangan dapat ipagtanggol natin. Ito po ay isang an eye-opener. Ang ibig sabihin ng an eye-opener, palaisipan. Kailangan natin magkaisa. Kahit ano pa ang mga problema natin, kahit hindi natin gusto ang isang tao, kahit ayaw nyo sa isang tao, basta't pagdating sa Pilipino, kailangan nagkakaisa tayo. Always, always see and look and feel the bright side and the positive side ng isang tao. Pinaka-importante, sama-sama tayo, magmahalan. And then of course, dahil tao lang tayo, lahat tayo ay may mga suliranin. Kaya kailangan ibahin ang pananaw sa buhay. Kung ayaw nyo sa isang tao dahil may naninira at nagchichismis, iwasan na lang at pagpasensyahan. Kasi hindi po puro pareho ang ating palaisipan at ang ating puso. Ang pinaka-importante, magdasal tayo para magkaisa tayo. Kasi alam nyo, ang buhay ay maiksi lang. Lagi po natin tatandaan na damayan natin ang mga OFW. Kasi hindi po madali magpunta sa disyerto o sa ibang sulok ng mundo. Kaya mahalin po natin ang mga OFW at pagpasensyahan. Kasi minsan pagod po sila. Alam mo naman, marami silang trabaho, pagod na pagod. Kaya minsan hindi mo dapat pansinin kung aburido sila, kung ayaw nila sa'yo makipag-usap, kasi meron silang mga suliranin. Pero kahit na ganun ang mga nangyayari, pagpasensyahan at mahalin natin. Kasi kawawa naman ang mga OFW guys, talagang nagsusumikap, makatulong sa pamilya, sa mga anak, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Kaya lagi po natin tatandaan, hindi lahat ng tao nakakaintindi, pero kaya natin intindihin kung pagsisikapan natin intindihin ang isang tao. Kasi at the end of the day, Pilipino pa rin tayo, di po ba? So anyway, huwag niyong kakalimutan, mahalin natin ang mga OFW. Kasi doon ako humuhugot guys. Alam mo, sobrang sakit talaga pakinggan na ang isang OFW uuwi ng Pilipinas, patay na, di ba? Kaya nga humahanga ako kay Senator Rapi Tulfo. Talagang bilib na bilib ako sa kanya. Kasi hanggang ngayon, mula noon, tumutulong pa rin sa mga OFW. Siya naman talaga ang tagapagtanggol ng mga inaaping Pilipino. Kaya guys, huwag niyong kakalimutan, bago kayo matulog at bago kayo magising, ipagdasal po natin ang ating mga kababayan. Kasi alam mo, talagang pagdating sa OFW, ang hugot ko talaga ay sobra, kasi mahal na mahal ko ang kapwa Pilipino. Kahit ano pa ang mga dahilan, wala pong karapatan kahit isang tao manakit ng isang Pilipino, OFW man o hindi, kasi tao tayo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig, and of course, gusto ko lang mag-iwan ng palaisipan sa inyo. Hindi po tayo kompleto, hindi po tayo perpekto. Kaya iwasan natin makipagchismisan at batikusin ang kapwa, kasi lahat po tayo may mga suliranin, mayaman o mahirap, puro pareho lang may problema. Kaya magmahalan po tayo, magkaisa at taas no, kasi Pilipino tayo. Maraming salamat po.